And now let's after all the things that happened, nag solo si Basilio, you guys signed up, dumating ang pandemya, 'di ba? Yes. And maraming struggle and now Wish Bus. Kinikilabutan ako. Oo. Tumataas yung balahibo ko. Okay. Ito na. Last year. Papa Jack. Papa Jack eh. De last year, nagkausap-usap na kami. Siguro mga November yun. Nagkausap na kami na about na kung gusto nyo, gawin natin to. Pero gawin natin yung sa grupo na Crazy S Pinoy. Lalabas uli kami. Pero ano, nahihirapan nga kami dahil nga parang self-produce eh, yung gagawin eh. So nahihirapan kami. So, pero tuloy pa rin. Meron na kami mga plano. Yes. Siyempre, tumakbo ang December. Ayan, tapos naging, ito na nga, 2023. Hindi namin inaasahan yung ano eh, yung Wish eh. Okay. Sa Wish, hindi namin inaasahan yan. May show ka pa nun, di ba? Oo. Munti kang pamapornada yan. Iba na sana kasama Namin. What's the feeling pagpasok nyo ng Wish Bus? Anong what's in the heart? What's in the mind? Just to perform. To do what we love to do. Okay. Yun lang talaga yun. Kasi parang gusto lang namin marinig kami uli. Yung goal namin is how to get back on the scene. When the intro started? Intro started? Nakaupo kayo. I was looking at you. Pinapanood yun. You know, nakaupo kayong tatlo. May mga tao. I think nasa parking lot kayo ng mall kung di ako nagkakamali. And then when the intro started, hindi man lang ba pumasok sa isip nyo na, mainstream to. Welcome back to mainstream. Yun, exactly. Did it ever, you know, cross your mind? Sobra. Na para kaming lumilipad na sa ere, pakiramdam namin nakaangat kami doon sa bangko, tapos hindi na kami nagkikibuan. Hindi na kami nagkikibuan, okay. Kasi yung pakiramdam namin, this is it. Pero hindi kami nagkakausap masyado kasi parang ang daming tumatakbo sa isip namin. Ano tumatakbo hindi sa isip namin mo? Ano tumatakbo sa isip mo nun? Baka makalimutan ko yung lyrics. Okay. Tapos magagawa ko ba yung kailangan maging best yung performance namin? Kailangan magampanan ko We're yung... We're talking about a 20-year-old song. Yeah. Yes. Yung diba? Pakiramdam na until now nga, yung goosebump pa rin na parang, kailangan galingan ko. Kasi nakakahiya naman. Unang Wish Bus namin na literal na after 20 years is pumanik uli kami and para maririnig kami ng mga bagong generation. Doon yun yung kabog ng dibdib ko. And nung after namin kumanta, sa kanila sinabi na, ako nga, munti ko na makalimutan yung lyrics. Ako nga din, parang mawawala yung letra. Pare-pares pala kami ng damdamin. Okay, I just wanted to talk about the last sequence ng song, yung last chorus. Yung nagpapalitan na si Crispin and si Basilio and pumapalo na rin yung what are you thinking at that time? Nai-imagine ko, ang galing nilang dalawa, kaya ang galingan ko rin. Ganon yung parang feeling sabayan na, lang. Ang galing nila, hindi na nakakalimutan yung lyrics. Imagine mo, iba yung binibigkas ng bibig ko, pero yung utak ko, iba din yung mga sinasabi niya. Okay, yeah, so parang nakakatakot na sobrang kabog ng dibdib ko. Tapos parang na sobrang sarap sa pakiramdam kasi iba rin yung naka-earphone ka eh. Iba yung pakiramdam na nandun ka. Sobrang feeling ko wow, feeling blessed. Ganun yung pakiramdam namin. And tinitignan hindi nga masyadong lumilikot yung mata ko sa kanila eh kasi kailangan ko maging focus. Dahil ang daming tumatakbo sa isip ko, baka mawala yun yung masabi ko sa microphone. True. Now, Basilio, as of today, that song or that video reached 7.7 million. Wow. 1 month ago, 7.7 million views. Anong pakiramdam mo? We're talking about a 20-year-old song na aminin natin, lahat ng kasabay ng kantang yan nakalimutan na sigurado ng mga tao, you know? And merong isa na parang niresurrect mo eh. Alam mo yun? Yung parang binalik mo siya ulit eh. Resurrect. You know? Na-resurrect siya ulit. And I know may mga kasabay nyo rin na mga, you know, hip-hop groups na may mga songs din sila na pumutok nung time na yon. And yung panaginip is nabigyan siya ulit ng light sa generation ngayon, sa era ngayon, kung saan uso na yung mga medyo, alam mo na, international na tunog and everybody went crazy nung marinig ulit yung panaginip. Anong take mo doon, Basilio?
Sa akin, syempre, iba talaga yung pakiramdam. Kasi, nag-post pa nga ako noon na hindi basta-basta makasampa sa Wishbus na yan. True. Sobrang sikat na platform na kapag pag sumampa ka dyan, eh talagang mag-views ka, hindi man mag-million views, pero sa laki ng subscriber nila, maraming marireach. Hindi katulad ng gumawa ka lang ng isang account para ilabas doon yung kinanta mo. Mm. So yun. Ang pangalawa, ako kasi yung pagkakaalam ko sa panaginip, isa siyang kantang timeless siya. Kaya kahit kahit 20 years na ang nakalipas, isa pa lahat ng tao na nanaginip. Maganda yung melody, maganda yung lyrics. So, maganda yung story. Oo. So, kung babalikan natin nga, 20 years old song, pero kung papakinggan mo naman yung lyrics, pwede pa rin siya ngayon. So, talagang may magic yung kanta na yun na kung tutuusin, parang narinig ko nga doon sa isang nung hinima yon ng isang foreigner, sabi niya na old school nung narinig niya, parang 10 years ago na ang nakalipas nung hinihimay niya. Meaning, 10 years advance kami. Yung tunog, yung sulat. Kasi right. Ang kwenta niya, 10 years lang. Eh, 20 years na yung kanta. 20 years na yung kanta. So, advance kami ng 10 years in terms of sa tunog at saka sa songwriting at lyrics. Habang pine-perform, habang, kagaya ng tanong ko kay Sisa, habang pine-perform mo yung last segment ng song, and you're looking, you might be looking at them nung time na yun. Kahit hindi na yung panaginip. Kasi dalawa kinanta namin doon, yung tayo pa kaya. Sa sobrang tuwa ako, tumutunog pa yung music, hindi pa nagsasalita yung, naka-live kami, hindi namin alam na live pala yon sa radyo. Kasi ang pagkakaalam ko, dahil marami na akong kaibigan na umano dyan, na tumugtog dyan, sila Smaglas yan, Soki yan, pati yun sila Glock, o pati yung mga rapper na mga bagong rapper ngayon. Merong mga sinasabi sila na pwede pala, pwede daw take two, halimbawa yung Chakra, kasi marami sila, pwedeng take two. So, yun iniisip ko. Ang unang banat namin, iniisip ko, ano lang to? Rehearsal lang to, pampatanggal ng kaba. Hindi kasi kami nagpa-practice. Ang pinaka-practice namin ng grupo, okay, mula to noon, mula nung unang panahon to, ang practice namin ng grupo, actual, sa stage. So kung ano yung pagkakamali namin doon, sa susunod na stage, hindi na namin gagawin yun. True. So doon lang, pero yung talagang magpa-practice kami sa ano, wala kaming ganun. So akala mo practice lang? So oo, parang kailangan lang namin ilabas muna yung boss. Ito, rehearsal lang naman to. Pero pumasok na rin sa isip ko na rehearsal take siya. So, nung natapos namin yung tayo pa kaya, kung iniisip mo kanina, yung nagpapalitan kami ni Crispy ng panaginip, natutuwa ka na, mas mahirap yung sa tayo pa kaya. True. Dahil napakabilis, that's, no? That's right. That's right. I know the song. Na malate lang to ng konti, ng isang syllable, warat yun. Warat yun. Sira yun. Si Kuya. Kasi minsan dinedelay niya dahil nga live eh. Gusto niya yung feelings nung letra lumabas. Kaya niya ano pa salita. Oo, right. Minsan ginagano niya. So nung natapos, hindi pa tapos, tumutugtog pa. Sabi ko, ang galing niyo. Pumalakpak ako. Ang galing niyo. Kasi nga iniisip ko pagka hindi, yung sobrang bilib ko sa kanila kahit wala kaming practice, ako din nagugulat sa sarili ko. Pero habang kinakanta namin yung panaginip at tayo pa kaya, salamat sa shades na to dahil nakapikit ako nung kinakanta ko yan. Oo, nakaka-distract kaya yung nadidinig mo dito sa sarili mo. Right, yeah. Pero ako, kaya ako nakapikit, iniisip ko yung lyrics. Pangalawa, nahihiya ako. Ayoko nung may nakita. Iniisip ko, nasa CR lang ako habang nagpe-perform. Tsaka para hindi bumataw yung lyrics. Pero once na may marinig lang ako na isang mali o isang error, kahit sino sa kanila, bitaw ako nun. Pero ang mangyayari, hindi ako magagalit, hindi ako magdadamdam, hindi ako matatawa kaming tatlo. Matatawa kami. Kasi tinitignan ko rin sila pagka hindi ko part. Tinitignan ko sila. Ako sana walang magkakamali. Pero kuya, pero kung dati siguro yung gasing na gasing kami dati tapos may magkamali, magagalit. Oo. Hindi, magagalit ka nun, matik yun. Kasi every time na may ganun kami, pag may nagkakamali sa stage, ganyan. After nun, usap na kagad. Pero ito, feeling namin, pag may nagkamali, tatawa na lang kami. Nagkaroon ba ng moment na parang nag-flashback lahat nung time na yun?
parang, you know. Oo, nag-flashback ng bahagya lahat ng mga pinagdaanan namin as Crazy as Pinoy, kung gaano kahirap na i-maintain yung grupo, i-maintain yung aming, sabihin na natin, popularity. Napakahirap talaga. Kasi hindi naman tayo kasing grabe ng panahon ngayon na upload mo sa YouTube, upload mo sa Spotify, upload mo kung saan mang social media. Eh, kasi dati, alam mo yun, yung napakahirap kang kilalanin at makilala. True. So, parang, habang kinakanta namin, yung feeling namin talaga, gawin na lang natin yung best natin, tapos tatawa na lang tayo pag may nagkamali. Yun na lang yung pumapasok sa utak namin. And ninanamnam namin yung sandali na nakatungtong kaming muli. And now, nung na-release yung video, kagulo lahat, particularly yung mga batch na unang naging fan ng song, di ba? Na parang definitely yung iba doon mga nanay, tatay na. Yes. Malamang may apo na, di ba? So, anong na-feel mo nung nagre-rejoice yung mga tao? You know, shares and everything. Social media went crazy. Umabot kayo hanggang TikTok. So, anong na-feel mo nun? Hindi, kami talaga. Ako, sa akin, kinalabutan ako. Tsaka, honestly, naluha ako ng konti. Okay. Pero, bakit? Masaya. Bakit ka naluha? Hindi, kasi ano eh, yun nga, after 20 years eh. Tapos, ganun natanggap ng mga tao sa ngayon, yung kantang panaginip. So, syempre, para akong, uy, grabe to. Yung mga new generation, nakuha nila. Naintindihan nila. Yeah. May rin nagsabi pa nga sa akin eh, na kaibigan namin eh. Yung tumugtog ang Crazy as Pinoy sa Wish Bus, nabalanse yung tugtugan. Nabalanse. Kumbaga, di ba, may mga trap, international na tugtugan. True. Nabalanse ngayon. Ngayon, anytime, pwede rin may sumampa dyan. Mayroon ulit silang pasampahin dyan na halos tunog naman nung dating na bumbap ang dating, yung mga ganun. Right. So yun yung nakita ko noon. Honestly, naluwa ako noon. Kasi sobra, sobra talaga yung tanggap ng tao. Pati mga baby nga eh. Mga pinopost ko. Baby, kumakanta lang panaginip. Diba? So, ang sarap sa, ano, no, sa pakiramdam. And we came, pumasok na ngayon sa eksena ang Black Entertainment. And ako ha, as a fan, I was there. Na-witness ko yon. Na parang nagkaroon ng tuldok yung 20-year journey nyo. Sa paggawa ng official music video ng Panaginip. What's your take on that? Yung pagpasok ng Black Entertainment is blessing. Sobrang blessing. Eh kung dati, yung bukas, kasi feeling ko yung opportunity sa bawat isa sa amin, kay Basilio, kay Crispina, tsaka sa akin. Nung binuksan niya ni Francis Magalone, never naman na yan naging closed. Hindi siya naging closed, pero kasi ngayon, yung hinain sa amin ng Black Entertainment is mas maganda. Para siyang naka-timeline na ito yung mga plano, ito yung gagawin. Parang yung mga gusto namin mangyari last year, na nag-usap-usap pa lang kami na magkakaroon tayo ng ganito, ganyan. Parang dito nagiging, ito yung nagiging ano eh. Ito yung nagiging answer. Yes, answer. Na noon, hindi nyo alam yung answer na paano. Hindi natin alam. Wala tayong means, right? Nung nabanggit nilang dalawa, nung November, nag-usap-usap kami, struggle talaga. Kasi ako, gusto kong gawin. Gusto kong gawin na... Kaka-exit mo lang ng probinsyano. Oo. Kaya, pagdating na, gagaling ko lang ng US. Ngayon, tapos na yung probinsyano. Matagal ko na rin silang kinukuha. Ang problema ako. May problema ako sa oras. Dahil nga, naka-lock-in kami. So, nung natapos sa probinsyano, tinawag ko silang dalawa, usap tayo dito sa bahay. Ito yung mga plano ko. Papayag ba kayo? Ganto, ganto, ganto. Pero, nung una, kaya ko pa eh. Kasi may budget pa kahit papano. So, nakakapag-record kami at hinihingi ko sa kanila. Penging isang araw sa isang linggo. Webis sa Webis kami nagre-record. Malayo, napakalayo. Sa Bulacan pa. Chinatsaga namin. Kami. Si Crispin, inaano yung trabaho niya? Hindi. Mas importante yan. So, nakikita ko rin sa kanila yung eagerness nila na, gusto nila, gusto pa rin nilang mabuhay yung grupo. Ngayon, nahihirapan ako kasi medyo mahal na yung mga gastusin sa ngayon. Hindi lang naman silang inaasikaso ko. Marami pang iba. So, nung dumating yung Black Entertainment, lahat ng hinahanap namin na andito na... Silang sumagot.
sila. Kasi kahit ano yung eagerness namin tatlo, kahit gaano namin kagusto yan, kung wala kang pondo, walang magpipinance, walang magtitiwala, hindi walang tataya, magiging, walang tataya ba? Hindi siya magiging possible. Yes. So, yun yung malaking papel ng Black Entertainment na, bakit, kung ako ha, bakit ko ba susugalan tong mga to? Yeah. Kasi, hindi pa lumalabas yung wish bus. Kumbaga, wala pa yung wish bus, wala pa yung mga ibang ginagawa namin. Tumaya na sila. Oo. True. Marami akong kinausap, may mga kaibigan ako sa ibang bansa, may mga dati ako. Lahat. May kamiting na ako, may aayusin tayo. Ganto, ganto, ganto. Oh, may mag-sponsor sa atin, isang kanta. Isang video namin, pa. Oh, isang video. Eh, 12 ang kailangan naming kanta. Eh, di, magkano yun? True. So, maghahanap pa ako ng ano. Eh, nung nagpunta nga kami dito sa Black Entertainment, actually, aksidente lang yung pagkakapunta ko dito. Ayaw nga niya pong una. Ito naman kasi, yung imbitasyon niya, hindi formal. Uh-huh. Ang sabi niya, kuya, punta ko nga dito. Ganun lang. Hindi yan naman. Ganito kasi yun. Ganito kasi yun. Technically, ilang beses akong kinausap ni Sir, ni Sir Louis, Engineer Louis Cristobal. Tinatanong niya ako, kung ano daw ba ang plano ko? Ano yung mga kanta mo? Gusto mo bang maglabas ng solo mo? Ano yung ano mo? And then, nakasmile lang ako sa kanya. Nakaganyan lang ako. Kasi, yung sa likod ng isip ko, yung crazy aspect, ay, oh my, gusto ko pong ano, idiga. Inihanapan ko ng ano, timing. Kasi sinasabi niya sa akin, ano yung mga forte mo? Ano yung gagawin mo? May mga kanta po ako. Kaya lang po, tas tumawa ako. Anong kaya lang po, kausapin niyo po muna si Basilio. Tapos hinahanapan ko ng, kasi akala ni Sir, wala ng crazy as Pinoy. Hindi niya alam na buo pa kami at nagpaplano kaming magbumalik. At may problema kayo. At may problema kami. So yeah. Hindi ko alam kung paano. So ko, anong gagawin ko? Hindi, pag pumunta si Kuya, ano, ahanin ko to. Pagsasalubong try ko, lang, di ba? Pagkausapin ko. Sakto, nung kailangan nila sa blackout, kailangan si Kuya sa blackout na meron kaming rap battle. Sakto, ayun. Kuya, sabi ko pa, Kuya, kausapin mo na. Ayun, no? Paano ko kakausapin? Hindi, ayan, ayun si Sir. Anin mo na. Kasi sinasabi ko kay Sir, Sir, kausapin niyo po si Basilio. Hindi ko masabi sa kanya rekta na may grupo pa kami at may plano kaming bumalik. Sinasabi naman sa kanya, kausapin mo ang sa ibang hindi ano. Hindi niya nililinaw eh. Basta, kuya, punta ka nga dito. Una, ano ba gagawin ko dyan? Kasi nga, una, medyo disappointed din nung time na yon si Basilio at saka si Crispin. Kasi nga nagtrabaho ako. Dito sa Black Entertainment. Parang si Crispin kasi, parang nag-all out na siya eh. Diba? Parang nung time game na, game na, crazy as Pinoy. Eh, kaso nga, financially, medyo nasusukul kami. True. Oo, lalo si Basilio, dahil siya yung unang nag-finance. Pero, yeah, blessing talaga, blessing in disguise na nagkatagpo-tagpo dito sa Black Entertainment. Ito pala, Black Entertainment yung magbibigay sa amin ng pagkakataon na makilalang muli. And now, to finally conclude this, no? Kasi, I'm gonna give it to Crispin. Kasi ikaw yung pinakatahimik sa grupo. Ikaw yung pinaka... Oo, maulit. Parang medyo, I don't know ha, bilang fan nyo ha, parang ikaw yung medyo parang tahimik sa side. But sa labas, no? Being sa with labas. Black Entertainment, and then sinuot nyo yung bago nyo music video, and babalik ka 20 years from now, you know, anong iniisip mo? Like, Ano yung mga realizations mo bilang member ng Crazy as Pinoy? Talking about all the struggles na pinagdaanan nyo. Lahat ng hirap, sakripisyo, di ba? Hindi, ayun. Siguro lahat magbabago na ngayon. Tapos, eto na, tuloy-tuloy na kami. Tapos yung paggawa ng mga music. Tapos magma one by one na. May ilalabas din akong kanta, si Sisa, ganun to, din. So may mga solo-solo na rin yes. Kayo ngayon. So yun yung mga plano talaga thank rin. Thank you, Black Entertainment. Yes, okay. Thank you sobra kay Sir Louis tsaka kay Ma'am Grace. Okay. No? Kasi dire-diretso na to. Kasi wala na kaming iniisip na ano eh. Wala na kaming iniisip na ibang gagawin pang paraan eh. True. Nandito na lahat eh. Right. Diba? Yung sa studio, may recording studio dito. Tapos yung
paano kami i-handle dito, di ba? Mm. So andun na. Mm-hmm. So wala na excuse. Wala na excuse. Eh. Kamaran mo na lang. Yun. Oo, parang yun na lang yun. Kumbaga, dire-diretso na to. Mm. Talagang sasapulin na namin hanggang kung saan man umabot yung taon na andyan lang Crazy S Pinoy. Okay. So yun. So tanungin natin ngayon ang leader of the band. Tama naman, di ba? Yes. anong future? What's next? Ako kasi sa totoo lang, yung nakabalik yung grupo, o kaya yung pinanood ng mga tao, nag-trending yung panaginip, sold na ako eh. Hindi, kasi binanggit mo lang kanina, and naalala ko, sabi mo, you have, may binabangko kayo ng 12 song. Hindi plus yung sinasabi pa ni Crispin na solo-solo nyo, ang daming song na dapat kong abangan ngayon sa Crazy As Pinoy. Yeah, so what's the future here? Sobrang dami nyo talagang aabangan. Mm-hmm. Ang problema na lang eh, kung kakayanin ng mga oras namin. Sa schedule na kami nagkakaproblema ngayon. Oh. Yung katawan, kaya namin yan. Oh. Sipag lang. Ang problema lang kasi, syempre, may mga kanya-kanya rin kami ginagawa. Mm-hmm. So, doon naman kami nahihirapan sa scheduling, which is good problem naman siya. Mm-hmm. Kasi kung dati, wala kaming masyadong pinaggagawa, maliban sa akin, ngayon, tambak naman yung gagawin, which is good problem naman. Mm-hmm. So, sa amin magiging madali ito, mm-hmm, dahil ngayon magiging madali kasi hindi na kami dadayo ng malayo. Andiyan na ang recording, andiyan na ang arranger. So ang gagawin na lang namin, halimbawa sa isang linggo, tol, record natin yung ganito. O kaya pili tayong kanta, ano gagawin natin ngayon? Mm-hmm. So kung ano yung mapili namin, i-re-record namin. Then kasunod nun, music video na agad. Yun. So yung mga pansarili namin, kami naman yung bahala kung kailan namin siya gagawin. Mm-hmm. Pero sa ngayon, nakafocus muna kami as a group. As a group. Sisa, let's talk about, and maybe this is, ano ko na to, closing question ko na to, no? Legacy as a group. Bilang isang girl na makulit nung time na yon, na nangungulit sa kanila, kumakanta sa banyo, you know, nagpaparamdam kay Basilio at kay Crispin na, hoy, ako yung kumakanta, hindi yung kapatid ko. We go back to that time, hanggang sa all the struggles now, and ngayon, you have Black Entertainment on your back, ang daming future ahead of you. Anong naging impact ng legacy ng Crazy As Pinoy sa'yo bilang naging isang babae sa grupo? Kung sa impact, napakalaking parte kasi, katulad ng sinabi ni Basilio kanina, 2/3 of our lives is parang Crazy As Pinoy. Yeah. Yun talaga siya. Kaya nga parang hindi din kami nagkahiwa-hiwalay talaga totally eh. Mm-hmm. And na-mold kami dito kung paano maging consistent, mm-hmm, kung paano maging mature, mm-hmm, lalong-lalo na sa mga bagay, sa pag-iisip, kung paano kami makaka-coop up sa kakayanan ng bawat isa. Mm-hmm. Kasi lahat kami, meron kaming mga strong personality. Mm-hmm. And yung strong personality na yun, yung pag-bind namin together as a group, mm-hmm, nagiging malaking impact siya sa lahat ng tao. Sabi nga nila, kung ano yung nagiging kabuuan, at kung you love what you're doing, yun din yung nararamdaman ng tao. Eh. Mm-hmm. So lahat kasi kami mahal namin yung ginagawa namin. Naturuan talaga ako sa grupong to na mag-mature. Mm-hmm. Kung paano ka mas maging effective na isang singer, rapper, ganyan. Dati kasi hindi naman talaga ako nagra-rap. Mm. Like, marunong ako, pero hindi ganun kapulido. Mm. And sa grupo na to, pre-practice nila ako kung paano maging maayos. Mm. No, maging maayos kang performer. And sipag. Yan, isa pa yan. Isa sa legacy yan namin. Isa kaming, yeah, kasi siguro kaya kami nananatili kasi up to now, masipag kami na mag-recreate ng bagong kanta, bagong tunog, bagong estilo. Like si Crispin, kung susumahin yung panahon niya noon at yung panahon niya ngayon sa pagstilo niya, sa pagrarap niya. Nag-evolve na din, no? Ganun din kay Basilio din, hindi lang naman siya permanenteng rapper na, like artista na siya ngayon. Alam mo yung nag-evolve kami. Kaya hindi kasi namin pinigilan ng bawat isa na mag-evolve. So yun yung feeling ko na parang kaibahan namin sa iba bilang kagrupo. Yeah, yeah. Na lahat kami, we evolved. At pag nagsama-sama kami, mas malakas.
mensahe sa lahat ng mga taga-subaybay ng Crazy Ass Pinoy? Mensahe namin sa lahat, sana po hindi kayo mapagod na pakinggan ng mga musika namin. Habang pinakikinggan ninyo kami at habang minamahal nyo yung mga tugtugin namin, siguro kahit wala na kami sa mundo, wag din naman sa sinasabi na minamadali namin. Feeling ko kasi ano, alam mo yung musika na inambag mo sa industriya? Oo. Yung naririnig ka nila tapos paulit-ulit kang naaalala dahil doon. Yun yung pinakamasarap na pakiramdam sa amin bilang mga musikero, bilang mga entertainer, ganun. So sana po wag kayong mapagod at abangan ninyo ang mga bagong ilalabas ng Crazy Ass Pinoy, mas matindi, mas malakas at mas pulido. Oo. Christine, yun. Message sa mga ayun, maraming salamat siyempre sa lahat na sumuporta sa Crazy Ass Pinoy kahit dati pa hanggang ngayon. Maraming salamat sa inyong lahat at hayaan yung bigyan pa namin kayo ng isang patuloy na malulupit na gawa ng musika para sa Crazy Ass Pinoy. At siyempre sa mga underground hanggang pa mainstream, suportahan natin ang mga OPM music, kagaya ng mga ganitong song. So, may aabangan kayo. Music video pa lang. Nako, yun, no? Panalo. Boy, na. So, na yun. Tayo. Abangan nyo. Marami pang parating na kanta ang Crazy Ass Pinoy. Sunod-sunod to. 2023. Atin to. Let's go. Basilio. Ayun, sa mga nanonood at sumusuporta sa amin na halos wala na akong mahihiling pa sa inyo. Dahil simula nung nagsimula kami, lagi kayong nandyan. Ngayon, binalik namin yung mga kanta ng Crazy Ass Pinoy. Yung mga anak nyo, sinasabi nyo pa rin sa kanila na ito yung music. So, maraming salamat sa suporta nyo. At yun nga, abangan nyo lahat ng mga gagawin namin. Kahit hindi na yung sumigat, kahit hindi na kami kumita, ang importante, marinig nyo yung mga sinulat namin. Masaya na ako dun. Oo. Sobrang solid nyo, yung suporta nyo talagang hanggang ngayon ramdam ko. Mula noon hanggang ngayon, maraming salamat. Yun lang ang kaya ko sabihin sa inyo. Maraming mga banda ngayon and mga performers, artists na sumisikat sa iba't ibang larangan, sa iba't ibang generation. Pero yung pinakita ng Crazy Ass Pinoy sa atin, na tinawid niya yung iba't ibang generation, iba't ibang dekada. That is something na mahirap pantayan at mahirap tapatan. You know, para sa akin, Crazy Ass Pinoy is not just an icon, pero maituturing ko na rin na isang alamat or legend sa original Filipino music. So, isang malaking karangalan, maybe sa akin, bilang isang, hindi naman ako performer, pero bilang isang personality sa ganitong industriya, na-overwhelm ako sa pinakita niyong dedication from, sabi niyo nga, nakikipag-riot kayo, muntik na kayong gripuhan sa gilid, yes. You know, tumatrasher-trasher ka, kumakanta ka sa kubeta, and you know, all the struggles, and then, minsan hindi ibibigay kasi sa atin ang buhay lahat eh. Agad-agad, yes. You know. It would take time para ipakita sa'yo at say, you know, okay, hindi mo na ngayon, pero maybe 20 years from now. Yes, ito na yun. Pansinin ka ulit. At hindi na yan ang papansin sa'yo. Papansin sa'yo yung mga batang hindi ka pakilala. Yeah. At yun yung example na pinakita sa atin ng Crazy Ass Pinoy na ngayon ay sasampa sa panibagong chapter na naman. Hindi, actually, hindi chapter eh. Panibagong libro ng kanilang biyahe bilang mga performer. Maraming salamat sa ambag ninyo. Maraming salamat. Maraming salamat sa legacy nyo. Maraming salamat sa ambag nyo sa industriya. At sana marami pang tumulad sa inyo. Yes, thank you. Si Basilio, si Sisa, and si Crispin ng Crazy Ass Pinoy. My name is Jack Logan. See you guys later. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.